Joy pag may joy. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong hapon, nang agaw na nga ng kalakal, pati jowa ng iba, kinalkal! Huwag talang pagmumukha ng mga ay makita lang talaga na at magkaano lang talaga tayo ng mga yan. Lang mamukha lang na walang lahat na yung yan, mga pabwisi, mga salot sila. Kikitalino! Kikitin nalang sa akin, mga sila. Sasabihin sa akin, wag na natawa ko ng kalakal, titingnan natin ngayon. Nasaan na sila? Magnanakaw, pagbibintangan mo kami magmananakaw dahil sa kanila. Kala ko kung mamaya magkakadurugan talaga kami ng mukha. Pakikita ko sa kanila kung gaano si Esther de los Reyes naging matapang. Harapin natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan! Face to Face! Sausawero, let's get ready for Sausawero! Ngayon, heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello, hello mga kapatid! Bintangan sa nakawan, pati kinakasama, damay sa agawan, nakuhan, agawan ng isyu. Ready na ba kayo dyan, mga sausaweros? Ready na kaming makiagaw, di ba mga kapatid? Mukhang mapapalaban na naman kayo, P1 at P2! Siyempre, kailangan pa rin natin si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida, ang ating mahal na trio tagapayo. At sa mga gustong manalo habang nanonood, tutok lang mga kapatid dahil simula na ang ating Texausawan promo. So, let's make it a come on! Face to face na! Galit na galit siya sa kapwa niya nangungulekta ng mga gamit na bagay dahil pinagbibintangan daw siyang magnanakaw nito. Abay, bakit naman? Narito po si Aling Maura Paula. Pasok! Please. Aling Maura, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Naku, eh, parang mainit na mainit ka agad ang talaga ulo po ninyo. Bakit po? Nandahil po sa kanan, hindi ako nakapananghalian. Sino po yung kaaway ninyo? Esther de los Reyes na yan. Sino po si Esther? Kasama niyo sa trabaho? Nangangayakal din po siya. Okay, bakit po kayo nagkaaway? Dahil pinanguha niya yung mga kalakal ko, inaagaw niya yung mga suki ko. Nandahil sa kanya, hindi nakakapasok mga paano po ninyo mapapatunayang naagaw, inaagaw? O... Nauna sila sa amin eh. Okay. Pagdating namin doon, wala na yung mga kalakal sa kinuha na nila. Linawin lang natin, paano niyo napatunayan na kinuha po niya yung mga kinokolekta niyo doon? Eh kasi sabi nung pinagkukuhaan ko, wala na, kinuha na nung kasama mo si Esther. Pero sabi dati, ko, magkasama talaga kayo? Dati po. Oh. So pagkaganyan ba, kumbaga, may ruta kayo, may teritoryo, may lugar, meron yung po, suki talaga. Po. Okay. Eh, pagka teritoryo ko, inuunahan niya talaga kami. Pero anong usapan niyo tungkol doon?
Wala kaming pakialaman. Oo. Oh. Pero mas ano siya? Pero malinaw ba na, o ito, lugar na to, kay Aling Maura to, itong lugar na to, kay Esther lang? Hindi pa rin. Hindi niya siya nakikinig. Okay, pero kasi ang pinagtataka ko, Aling Maura, baka inaangkin niyo yung isang lugar, eh, hindi niyo naman dapat angkinin o wala kayong karapatan kasi baka pampubliko naman yon, pwede kahit sinong kumuha doon. Ay hindi ah, aking pwesto yon. Teritoryo ko talaga yon. Sino pong nagsabing inyo yon? Ako talaga pumukuha doon eh. Marami akong mga suki doon sa kinukuhaan namin na yun, na lugar na yun eh. Eh pero kasi ang pinagtataka ko, Aling Maura, inaangkin niyo yung isang lugar. Eh, akin yung pesto ko yun. Pesto ko yung lugar na yun. Notre Dame ko yung pesto ko talaga yun. Ah, parang ang sinasabi, respetuhan na lang na itong lugar ko, dapat hindi na niya pinangahamak ni masukan. Niya, hindi ko nga pinapasok eh. Okay. Hindi ko pinapasok ang lugar niya dahil galit na galit sa akin. Makita lang niya ako sa bungad ng pesto niya. Pinagmumura, pinagtututuro na ako. Gaano katotoo na nang dahil sa nangyari, sinisiraan ka niya ngayon? Eh, yung sinisiraan nga niya ako, di wala daw karapatan. Sinabi niya, kinakalat nitong si Aling Maura na si Aling Esther na ikaw ay nagnanakaw. Hindi ako nagnanakaw, sila magnanakaw. Dahil kitang-kita ko sila. Paano mo niya napatunayan na nagnanakaw? Ay, bit-bit-bit na yung bakal eh. Bit-bit-bit na niya yung bakal nung matandang Esther na yan. Opo. Bit-bit-bit na niya. Tapos isa yung plastic bag, bit-bit-bit na nung malugang niya. Sino po sa inyo ang nagnakaw ng tsinelas? Siya. Paano naman po ninyo nalaman? Ay, sinabi yung suki namin eh. Paano po ninyo nalaman? Ay, doon sa mismo sa pesto ko ninakaw niya eh. Mainit na mainit ang ulo ni Aling Maura at sinasabi ngang itong kanyang dating kasamahan, parang magkahiwalay na sila ng landas ngayon na nagkakalat ng balita na magnanakaw si Aling Maura naman. Pero ganun din ba ang bintang sa kapwa niya kolektor? Ano ba ang katotohanan talaga naman? Narito po si Aling Esther De Los Reyes. Pasok! Naku, sandali lang po! Ito ang Face to Face! Alaga, Esther, kaya malaki yung kinikita mo kasi ninanakaw mo yung mga kalaal niya. Baka ninanakaw! Halaka! Lagot ka! Makipag-text na usawa na para sa pula. Text F pula. 46. Salita si Aling Maura laban kay Aling Esther, sandali lang. Huminahon lang po tayo. Aling Esther, huminahon lang po tayo. Hindi po tayo magkakaintindihan, sandali. Diretso ang tanong, gaano po katotoo na ninakaw niyo daw po yung mga kinokolekta nila? Wala akong ninanakaw. Pumapasok ka ng kayo? Sinungaling ka, chismosa ka ba? Kayo po ba ni Aling Maura ay dating magkasama sa pangongolekta po? Opo. Okay. So ibig sabihin, sino po ang nauna sa inyo sa ganitong trabaho? Ako po. Dahil na ang taon na akong nagmamalakaw. Okay. Andali lang, Aling Maura. Huwag po muna kayong sumagot, ha? So kayo po ang matagal na. Okay po. So may usapan po ba kayo sa kung ito, dito, teritoryo ito, nito, ito, huwag dadaanan? Sumisira sa usapan eh. May usapan daw po kayo. Sumisira sa usapan. Pagsuki po, suki po. Pag sa kanya, ikabago-bago lang yung pagkatapos sasabihin sa akin magnanako. Sandali lang, Aling Maura. So malinaw, sinabi ninyo na suki ninyo, siya ang nang-aagaw o kayo? Siya! Siya! Mag-aagaw siya! Pag binibintangan niya ako, nagnakaw ako ng kanyang talatang yero at saka ano? Oh, sa salamin naman eh. Hawak mo na eh. Pero may naging insidente na po, hinabol niya kayo dahil sinakay niyo sa kariton yung mga ibang nakuha niya. Ibinigay sa akin yung kalatang. Ano'y binigay? Iniwan lang namin niya. Wala ko. Sa dami nang nakawalakan ako pag binibintangan mo. Talaga, talaga. Sa akin, talaga. Ikaw lang. Sino po ang kumuha ng tsinelas?
Siya! Ewan ko dyan! Sabi ko na yan! Ala! Siya! Anong chinilas? Ah, ay! Ako! Magpahalin ng chinilas! Ng chinilas! Ikaw kumuha! Ikaw! Mga lama pa ng laman ng minaman! Kaya kamaroon ng mahila! Ano po yun? Okay, sandali po. Ano pong mag-aagaw ng ano po? Ano? Ano yung nagawa? Laman! Sino po yun? Ano po yung sinasabi niyo ngayon, Aling Esther? Narerinig ko lang yan sa mga pati. Mahal mo! Ah! Ah! Ang katandaan ko nito ay paglalaban ko. Matanda ka na! Okay po. Sino po yung sinasabi ngang nagkagawa ng laman? Kaninong laman ang inagaw ng kung sino? Anong laman yan? Laman ng bag? Laman ng wallet? Laman ng ano? Malamukha mo. Ayun, hotdog raw! Katali nila! O, di ba katali nila makakakal? Hotdog! Hindi, Hiya ka! Palibas ikaw, di nakakasin hotdog! Ay, kahit kaya nga! Hindi, okay, ito. Okay. Ang sabi po ninyo, Aling Esther, matagal na kayo dyan sa trabaho na yan. Sabi po ninyo, may nakaaway na po ba kayo dyan dati pa o si Aling Maura lang? Si Aling Maura lang. Ay, siya lang, mas marami kaaway siya nga. Mas marami siya kaaway. Si Aling Maura lang. Wala nang iba. Mas marami siyang kaaway. Bakit? Dahil swapa nga yan eh. Bakit ako naging swapa? Yung mga iba nakakalakal. Gatagalit siya, malakikit. Ay, akin yan! Nahihaya ka naman. Wala akong sinasabi pa rin. Matanda ko. Marami akong kaibigan na nakakalakal. Okay, okay. Sige, sandali. Liwanagin lang natin. Tingnan natin kung magkano kinikita nyo. Aling Maura, magkano po ang nakukuha nyo kada araw? Pag-swerte ko, pag nakukuha ko ng kalakal, pag hindi niya ninanak at pinakikialaman, kumakulang po ng 500. Ay, Jesus! Ah, malaki kada araw. Ikayo po, kada araw, magkano po? Malaki yan eh! Kasi magnanakaw yan! Mahihaya ka! Magkano po sa inyo kada araw? Ang kinikita ko dahil marami akong kukita kayo sa kanya. Marami ka kasi man, nakasalap ka! Isang libo? Uy, doble! Magdala kaya naman pala talagang sinasabi nga nila, eh may pera talaga. Kahit nasa basura. Mans! Oo, nakakagulang. Ganun kalakalaki. Okay, nakaisip na ako ng bagong racket. Yes, ate, go! Aling Esther, kaya malaki yung kinikita mo kasi ninanakaw mo yung mga kalakal niya. Baka ninanakaw. Alaka! Lagot ka! Nagtatanong lang po siya, Nay. Huwag mo kayo magalit sa kanya. Nay, sabi niya, baka daw po. Nay, ang sabi lang naman daw po, baka. Baka? Eh kung naging kabayo. Aling Esther, bakit po laging mainit ang ulo ninyo? Hindi ako papayang na pinagbibintangan niya ako. Mukhang pere kayo lagi mainit ulo. Bakit po lagi kayong galit? Talaga, laging galit. Dahil talaga naman. Ako magnanakaw ng kalakal. Magnanakaw ko talaga. Nako, doktora. O, eto, sandali. Para, ano, pakinggan nyo muna, ha? Sandali lang. Doktora, yung pagiging mainitin ang ulo, magagalitin, parang... sa lubong lagi ang kilay. Yung kapaligiran po ba? Yung po bang kapag kaganito, yung kinalalagyan o yung kinaluluguran, eh, may kinalaman po yun sa pagiging mainitin ang ulo ng isang tao, magagalitin, palaaway. May kinalaman po yun, doktora. Ay, totoo yun, Chang. Meron tayong tinatawag na social cognitive theory. Ito yung sinasabi na kung anong nakikita natin sa ating kapaligiran, doon tayo natututo. So kung meron tayong nakikita na nagsasalita ng hindi maganda, gumagawa ng mga bagay na katulad ng pagnanakaw, o kaya naman palagi may mga nag-aaway, na-absorb natin yun. Kasi once na nakita yun, napaka-resilient na isang tao na gagawin kung ano nakikita nila. Kaya maggulat ka na lang na kahit na sabihin mo matinukang tao, pero dahil sa palagi na constant na routine na nakikita mo araw-araw itong mga bagay ito, na-absorb mo. So dapat marunong kang ilabas din kung ano yung mga galit na yun sa pamamaraan ng tama. Ito channel mo ng tama. Mm-hmm. Salamat, Dr. Camille. O para makapahinga muna si Aling Maura at Esther, Hans, boto muna mga kasawsawan. Oh, mga
mga kapatid, ako tayo na ngayon ang may chance ang mag-ingay. Abay, narinig na natin ang kwento. Parehong nagpaparatangan na hindi sumusunod sa pinag-usapan. Parehong nagbabatuhan na ninanakaw ang kalakal ng isa't isa. Abay, kanino kayo higit na naniniwala sa puntong ito, ha? Botohan tayo, mga kapatid. Pula o puti, taas ang mga placards. Go! Ayan, ingay pa! Sige! Nakutsang sa puntong ito, para nga mas maraming kumbinsido sa mga naging kwento ni Ate Maura kumpara sa mga ibinabatong issue naman ni Ate Esther, kaya nakalalamang ang puti. Kung si Aling Maura ay inagawan ni Aling Esther ng used items, siya naman daw ay inagawan at naging tulay itong tama, si Aling Esther. Ano yan? Ano yan? Narito si Aling Alicia Adona. Pasok! Aling Alicia, paano po nangyaring naging tulay ng inagaw o pang-aagaw itong si Aling Esther sa kinakasama po ninyo? Opo. Ano po pangalan? Si Lando Amano. Si Mang Lando. Paano po naagaw? Kasi po yung manugang niya, binubugaw niya. Ay! Anak ni Aling Esther. Yung manugang niya, walang asawa, nakakulong. Ngayon yung asawa ko, kinalakal ng manugang niya. Naku po, mahiya-kaya kayo. Puro kayo. Ay, naku Aling Esther. Mukhang sa pagbabalik namin, kailangan kayong magpaliwanag ng masinsinan. Ito ang Face to Face. Ganyan-ganyan, okay. Lando. Lando sa talaga. Cool. Gabi-gabi, wala sa akin. Dinatnan po ba niyo doon kung saan sila nag-inuman? Pinutahan niyo. Para yung dalawa, lasing. Yung nga rin atong tungo dito eh. Tama ba naman yun? Facebook sausawa na, mga kapatid. Ito mula kay Washo Imelda. Hi, good afternoon po, Chang Ami. Nung birthday ko, malungkot ako kasi war kami ng BF ko. Pero kahit na ganoon, naalis ang lungkot ko dahil napanood ko ang Face to Face. Totoo pala na nakaka-addict ang programa ninyo at kalat na ang programa nyo dito sa Japan. Nakakatuwa po, kaya ang pakiramdam ko ay nasa Pinas din ako. More power po at sa lahat sa inyo at sa magagaling na tagapayo. Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. Text F Puti space your message and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F Reg space nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. So sa makatuwid, ang paratang ni Aling Alicia ay yung inyo pong manugang, yung asawa ng inyong anak. Ano pong pangalan nun, nung babae? Ani. Si Ani. May katotohanan po ba ang sinasabi na yun ni Aling Alicia? May kaugnayan po ba yung Lando na kanyang kinakasama kay Ani naman po na manugang ninyo? Naging karelasyon po ba? Hindi ko alam dahil araw at gabi, nangangalakal po. Opo. Ako. Ang anak po ninyo, ang asawa nung Ani. Opo. Nasaan po ang anak ninyo? Nakakulong po. Ano po ang nangyari? Bakit nakulong? Napadamay lang sa mga... Sa trouble. Napatrouble po. So, si Ani po, kasama ninyo. Opo. Nasa akin po. Okay. Ilan po ba ang anak ninyo? Yung anak po, apat. Pagkatapos yung anak naman ni nung manugang po, dalawa. Opo. Nasa inyo rin po. Opo. Okay. Bakit po... Sa palagay ninyo, nasabi ni Aling Alicia na inagaw ng inyong manugang ang kanyang kinakasama. Hindi ko na po alam dahil sila lang naman. Pagkatapos, okay. Kunyari ka pa. Sige, sandali lang. Okay, sige. Aling Alicia, pakikwento po sa amin ano ang kabuuang istorya, paanong nangyaring
naging malapit si Mang Lando kay Annie. Kasi po, magkasama sila sa pagbabakal na yan. Apo. Ako naman, pinapayagan po, kagaling ng trabaho, nagtutulong-tulong magbakal. Hindi ko naman alam na iba na pala pinagbabakal nila. Ah, okay. Paano po ninyo nahuli? Eh, nakita ko yung text meet po ni Annie na magkikita daw sila ni Lando doon sa beer house na yun. Yung pinagbintahan nila, pinag-inom lang. Sino ba matutuwa dyan kang ami? Ay, hindi naman nga ho nakakatuwa yun. Pinagbentahan po, so baka naman po nag-relax lang si Mang Lando. Hindi mo kaya. Gano'ng kasama yung ani na yan? Kasama, magdamag po. Okay, sino ang nag-text? Liwanagin lang po yung namin. Yung babae. Yung ani. Yung ani, opo. Inaiwanan sa lamisa, pinabasa ko. Pinabasa ko. Pinabasa po ninyo kay Aling Maura. Ano pong eksaktong nakalagay sa text? Sabi niya, oh, Lando, magkita tayo mamaya ha pagkatapos natin magbenta. Mag-inom tayo doon sa ano. Ganyan-ganyan, okay. Lando. Yeah. Oh, Lando, sabi talaga. Dadami wala sa akin. Binatnan po ba niyo doon kung saan sila nag-inuman? Binuntahan niyo. Para yung dalawa lasing. Yung ari na atong tungo dito eh. Tama ba naman yung kayo? Kaya nga po nakalakang ng ari na eh. Taginingyan ko ng kwarta, walang maibigay sa akin. Pero pang inom mayroon. Pero Aling Alisa, yun po ay pakiramdam nyo lang po. Wala pa po kayong kumpirmasyon sa mga haka-haka at kuro-kuro. Lagi po nagtitext yun. Lagi nababasa ko yung... May I love you ba sa text? Siyempre. Lagot! Eh bakit kinausap nyo po sana si Mang Lando? Hindi naman po umaamin sa akin yun eh. Kasi po, sabi daw ni Ani, sinisira na ako. Matanda na lawa ko, mawala ng asim. Eh, tse-tse niya! At matanda na ito, may katas pa ito, ma'am! Kailangan ba lagi na lang maasim? Kailangan siguro, medyo matamis, naghahanap ng matamis. Eh, kung mag-arap na lang kami dito, makakatotohanan na eh, kung ano talaga nangyayari sa kanila eh. Karap-arap lang kami dito, ma'am, para aminin nila kung talagang totoo. Okay, pero ito, maaamin po ba ninyo o sinong may nakakaalam nito na may alam, involved din kayo, kasama rin din po kayo doon sa pagnanakaw ng mga kinokolekta nyo? Oo, sila. Sila rin. Sino pong sila ang nagnanakaw? Sila, magganan. Pagkaganyan, lagi mo nalang kami pinagbibintang. Talaga! Mahirap po ang magbintang ng pagnanakaw. Kasi sinasabi rin namin ang pagbibintang sa kapwa. Okay, sige, sandali. Liwanagin natin. Paano po ninyo nasabing ninakaw? Susuki na po namin. Nagsusumbong mismo sa amin. Pagpunta namin sa kanila, wala na raw. Kinuha na nga nila. Nayunahan kami. Ah, okay, sige. Attorney Acosta, pagka ganun po ba, sa kada bahay, yung basura ay iniiwan sa labas, di ba? Parang ganun po yata ang kanilang usapan. Na pag itong kalye na to, kunyari, pagpalagay natin, itong 10th Avenue, ito ay kalsada na teritoryo nitong si Aling Esther. Ngayon, pagka pumasok doon si Aling Maura at kinuha yung gamit na nandoon sa harap ng bahay ng suki na ni Aling Esther, masasabi po bang pagnanakaw yung ginawang yun? Kung yun ang sitwasyon nila at siyang amin, hindi ko masasabing pagnanakaw. Sapagkat wala pa nga pong pagmamayari yung bagay na yon na pinaglagakan nung dating may-ari na ibinasura na niya. Sa makatuwid, kahit na gawin nyo naman yon dito kay Aling Esther, yung halimbawa sinasabing kalya niya o teritoryo niya, hindi pa rin kayo mapagbibintangan nitong sa Aling Esther na kayo ay nagnakaw ng kanyang pagmamayari o kanyang kalakal, sapagkat ang importante nga dapat na ma-establish dito, meron na bang may-ari ng mga basurang yon? Na nakikita ko rito ay wala pa. Palibasa sa batas, hindi nyo pwedeng i-claim na teritoryo nyo ang isang kalye o isang lupa na hindi nyo naman pagmamayari. Salamat po, attorney. Ang sinasabi dito, Aling Alicia at Aling Maura, doon sa kalye na yon, kung sakasakali man ngayong araw na ito, maisipan ni Hans pumunta doon, mangolekta, hindi nyo po pwedeng sabihin na kayo lang ang may karapatang kumuha noon at kayo lang din ang may karapatan na mabuhay. Kasi si Hans, may karapatan din na mabuhay. Kumbaga siyang una-unahan. Una-unahan. Ay, matas nga mauna yan eh. Kaya nga, so para ang nangyayari, baka lumalabas, mas masipag lang ito, si Aling Esther ito, kasi mas matagal na siya doon sa trabaho. Hindi na ako natutulog yan eh.
Wala ka na ron. Oh, edi gayahin nyo rin po. Di huwag din kayo manulog para makakuha kayo ng maaga. Kaya pong magutom. Okay, bukod sa problema na yan, may mga akusasyon pa na inagaw ang inyong asawa na si Mang Lando ng kanyang manugang. Magkaharap-harap lang kayo. Malalaman at malalaman kung anong katotohanan. Eh, alamin na natin. Ano nga ba talaga ang katotohanan? May namagitan nga ba sa inyong manugang na si Annie at kay Mang Lando? Narito po, si Annie Cachuela. Pasok! Sandali lang! Diretsahang tanong, Annie, nakikipag-inuman ka ba kay Mang Lando? Totoo po. Bakit? Pero po, eto ah, walang alam yung birang ko dito sa ginagawa ko. Wala siyang alam. Isang diretsahang tanong, Annie. Kayo ni Mang Lando, nag-something-something na? Opo. Nag-something-something lang? Natotoo lang po kasi, bala ko lang talaga nung una, asarin lang to si Alice dahil lagi nilang inaaway itong biyanan ko. Tsaka yung asawa niya ang may pagnanasa sa akin, hindi ako. Hindi mo! Alam nga ba ni Aling Esther o hindi itong mga ginagawang ito ni Annie? Sabay-sabay nating malalaman dito lang yan sa Face to Face. Habang nagiinom kami, umiinit yung ano ko, buong katawan, ganun, umiinit lahat. Tapos na kami mag-inom, kaya masyal muna kami ng ayos pa. Magtididit daw kami. Ha? Tididit po. Magtitididit lang. Ano yan? Ano po yung tididit? Hello, Mang Ami. Lagi po kami nananood ng Face to Face. Yung mama ko po, lagi kayo nabangan online sa Italy. Kami nga ho, bonding time ho namin ng pamilya yon. Ang dami namin natututunan na advice. Happy New Year! Miss Ami Perez would like to thank the following. Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic. Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Planes and Prints, Just Cavelli Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following. Dr. Manny and Baikalayan, Dr. Ariel Recto de Balus, Nailcessity, Head, Foot and Body Spa, Necessity for Your Body and Soul, Fashion Exchange, Fashionista ka na, negosyante ka pa. Face to Face would like to thank the following. AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Sam's Tray. We always start your day with a new Lucida DS products. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Sundance. Siyang alam sa mga pinagagagawa na ito ni Annie, bakit kailangan mong gawin yon, Annie, para sa biyenan mo? Di kaya dinadahilan mo lang yun? Hindi po. Kasi po, asawa ko po nakakulong. Wala pa akong pagkukunan ng pera. Okay. Lumutulong po ako mangalakal sa biyenan ko. Okay. Natanggap ko po yung binibigyan na pera nung asawa niya. Siyado nga pang lahat kayong mga sabi namin, hindi namin ang lalait. Dahil malaki sa akin din yun. Sawa ko yun, naangkinin niya. Sandali lamang po. Sige ka lang. Nauunawaan po na nadamdamin ninyo. Sandali lamang po. Okay. Una ang sabi mo, Annie, kinailangan mo siyang gawin kasi para makahigante kay Aling Alicia na laging pinag-iinitan ang biyanan mo, ganun ba? Plano mo lang, asarin. Opo. Kaso po yung asawa po niya, nagbibigay po sa akin ng pera. Tinatanggap ko po. Tama. Pero kayo ni Mang Lando ay walang naging relasyon. Wala po. May something-something lang. Okay. Ilang beses kayo... Ilang beses lang po. Okay. Once lang. Hindi. Ilang beses kayo nag-inuman? Maraming beses po. Okay. So tuwing nag-iinuman kayo, inaabutan ka niya?
Opo, kahit hindi po kami nagiinuman, pag magkita kami, nag-aabot siya saan ng pasimple. Ay, may gusto sa'yo. Talaga. Bakit sa palagay mo ginagawa ni Mang Lando yun? Sabi niya, naawa daw siya sa'kin kasi wala akong asawa, nakakulong. Awa ka kasi. Yun daw, sabi niya, para daw sa mga anak ko. Sabi niya, nawawa ka naman. Ang tanong pa rin dito, Ani, huwag mo naman sanang ikagagalit na unawaan namin ang iyong damdamin. Pero bakit kailangan mong gawin yon? Eh, alam mo naman ang iyong kinakasama ba o asawa? Kinakasama lang. Okay, kinakasama ay nakakulong. Para din po meron akong pandalaw sa kanya. Magkano binibigay ni Mang Lando sa tuwing nagkikita kayo? Isan, 200. So, walang kaalaman dito si Aling Esther sa mga nangyari? Wala po. Tinago mo sa kanya. Bakit? Siyempre po, asawa ko po yung anak niya. Alam ko po, magagalit siya sa akin. Magagalit ako. May halong ang anak ko. Eh, wala naman kahit sino. Tao lang po din po ako. Okay. Mga kasawsawan, huwag na po nating patagalin pa. Narito po ang sinasabing, madalas mag-text, madalas magyaya ng inuman, at nag-aabot ng pera po kay Ani. Alamin natin ang mga kadahilanan. Bakit niya nagawa ang mga nagawa niya? Narito po, si Mang Lando Amano. Pasok! Tanda ka na, pumapatol ka sa bata! Hindi ko akalain magkaganyan ka dahil matagal tayo nagtama. Tanda-tanda mo na, pumasol ka sa bubuwet! Bakit ka ganyan? Tagal na natin mag-asawa, kinti anyos na. Ngayon mo lang ginawa sa akin to. Pero yung kanina, Mang Lando, diretso ang tanong po, may katotohanan po ba ang mga na nag-something-something na kayo? May nangyari na. Niyaya lang po ako. Mag-unom muna, mag-unom po. Niyaya lang po mag-inom kami. Sabi ah, okay naman eh. Masyado naman kayong ano. Niyaya lang mag-inom. Nagre-react agad kayo eh. Okay. Sorry po, sorry. Nakainom din ako ngayon. Nagsabi sa akin, ang tsangami, ang sabi po sa akin ni Ani, magbibenta raw ng kalakal. Magbibenta kami ng kalakal, tapos mag-inom kami. Aha. Di habang nag-inom kami, aha, umiinit yung ano ko, buong katawan, ganun, umiinit lahat. Ang pakiramdam ko. Sa madalit salit at sa kami, pati yung utak ko parang umiinit na eh. Bakit hindi po ninyo nilagyan ng, hindi po ninyo, hindi kayo umorder ng yelo, nilagyan nyo ng yelo para lumamig. Niyaya ko itong... Yung utak nyo. Nung patapos na kami mag-inom, niyaya kong pasyal muna kami ng ayos pan. Magtididit daw kami. Ha? Tidididit po. Magtitididit lang. Ano yan? Ano po yung tidididit? Yung something, ayun na yun. Iisa ho yun. Ah, so magkamag-anak yung tidididit at saka something-something? Iisa lang po yun. Saka, ah! Isang beses lang po yun. Tidididit? Oh. Sabi ko, magtidididit tayo. Sumama siya. Sino po ang nag-aya? Ako kayo? Opo. Yun ang sabi niyo? Opo. Hindi ka naman natawa, Aning, sa mga... O, oh, tapos po, ano nangyari? Isang beses lang naman sa kami. Ah, pag isang beses forgiven, okay pa, pwede pa. Sa bahay, sumama ka na sa kanila. Hindi na maulit yun sa kami. Ano lang yun, medyo... Sa kalasingan lang po yun. Ay, hindi ka nag-enjoy. Bakit po, ayaw na po ba ni Aling Alicia na magtidiririt? Wala nang ano. Ayaw na po ba? Gusto naman, kaya alam ko parang ano na eh. Humihinto, tididip. Balado na yung ano. Tididip. Diretso ang tanong po, Mang Lando, kung papipiliin po namin kayo, si Ani po ba o si Aling Alicia?
Siyempre si Alice, dahil asawa ko yan eh. Aha. Yeah! Eh, nakakatawa. Nakakatawa. Ano gagawa mo? So, ibig sabihin, sa kahuli-hulihan, Mang Lando, si Aling Alicia pa rin ang gusto mong makatirisirit. Opo, tsang amin. Kahit sa bandang dulo, dit. Kasi parang, oo, parang yung sa ospital, di ba yung pag dit. Flat na. Oh. Dapat mabilis. Hindi ko alam ang sinasabi ko. At hindi ko rin alam kung bakit ko nasasabi mga nasasabi ko. Alam po ninyo mga kasausawan, maaring natawa tayo sa pamamaraan ng pagkwento ni Mang Lando dito nga sa mga nagawa niyang pagkakasala kay Aling Alicia. Ito po ay isang seryosong problema, Mang Lando. At kailangan po namin kayong tulungan din para maayos po yan at mabalik ang init ng pagmamahala ninyo ni Aling Alicia. Hindi ho kasi po pwedeng nag-aagawan na sa trabaho, sa inyong kinikita, nag-aagawan pa sa mga karelasyon. At syempre din, Aling Esther, nais din po namin na maunawaan ninyo kung bakit nagawa ni Annie ang nagawa niya at kung bakit din po kayo nagkakaroon ng galit na sobrang tindi ni Aling Maura. Sa tulong po ng aming trio tagapayo, hangad namin na maayos ito, mapaliwanagan po kayo at mas maunawaan ninyo kung ano ang mga susunod na hakbang na dapat po ninyong gawin. Siguro ang nalang po dito ang may sasuggest namin. Respetuhan na lang kayo. Totoong siya man po ay merong talagang nakalat ng teritoryo. Tumayan niyo na siya ron. Ang sa akin lang, alam niyo, hindi naman, pwede naman na yung mga anak niyo rin magtatrabaho na magsisenior na kayo. Pag sobrang pagtatrabaho niyan ganyan, baka mamaya trabaho siya ng trabaho, hindi rin niya makita yung kung ano yung ganansya doon. Dahil kasi puro yung mga anak niya na supposedly na dapat nagtatrabaho na rin, eh siya pang sumusuporta. Alam po ninyo, attorney, napakahalaga po nung ipinaliwanag ninyo kanina tungkol nga po doon sa sinasabi ng ating batas tungkol dyan sa teritoryo. Dahil mukhang nang nabanggit po ninyo yon ay mukhang nahimasmasan sina Aling Maura at Aling Esther nung narinig nila na talagang wala silang karapatan na maang-amang-angkin ng isang kalsada. Tama po kayo, Jun Chiang. Mukhang naunawaan po nga nila na kung punto ng batas ang pag-uusapan, pareho po silang walang karapatang magsabing angkinin yung sinasabi nilang teritoryo. Gayunpaman ay naipaunawa ko po sa kanila na siguro po upang sila'y magkasundo na, ang pinakamahalaga rito ay yung pagkilala na lamang ng sabi nga'y tao. Tingnan ng bawat isa sa kanila na sila pareho ay dapat mabuhay. Mabuhay pareho ng payapa doon sa kanilang kinalalagyan. Siya namin. Maraming salamat po, Attorney Acosta. Abay, Dr. Camille, paalala natin sa mga bisita natin, kapag ang isang tao ay palaging galit, mainitin ang ulo, aburido, eh di po ba nakakatanda yun? Tsaka hindi lang nakakatanda kasi karaniwan ang mga ganitong klase na behavior na pinapakita, apektado ang ating kondisyon ng ating pangkatawan. Oh. Unang-una, no, lalo na kung ikaw ay medyo tumatanda na, chances are mas mabilis yung tinatawag natin na magkaroon ka ng susceptibility sa alta presyon, mga atake sa puso, lalo pat na sila'y nangangalakal. Tapos na sabi pang ganun ni Aling Esther na siya ay buong araw na nangangalakal at siya'y magsi-senior citizen na. Kung napapansin nyo, napaka-hardworking nyo nga. Trabaho kayo ng trabaho, kumikita kayo ng malaki. Pero lahat po nauubos. Hindi po kayo nakakapag-impok. Eh sana po, maisip nyo po na meron kayong pagkakataon na mag-umpisa na mag-impok para sa sarili nyo, para kung sakasakali magkasakit kayo, hindi po yung sasabihin nyo na hindi tayo nakapaglahanda sa ganitong bagay dahil darating yun. Salamat po, Dr. Camille. Father, alam naman po natin na lahat tayo ay may karapatang mabuhay at may kalayaan din na gawin yung mga dapat nating gawin para tayo ay mabuhay, hindi po ba?
Tama ka, Chang, dahil ginawa tayo ng Diyos hindi lang bilang hayop, kundi matatalinong hayop na pinagkalooban ng Diyos ng tinatawag nating free will o kalayaang ng loob upang tayo'y pumili. Kaya po tayo, minsan ay pinaiiral natin ang pagiging hayop natin, hindi ang pagiging rasyonal, hindi ang pagiging matalino. Kaya anong nangyari sa ating kangina o sa inyong kangina ay kalit ang pinaiiral. Kaya sana naman matuto tayo dito kasi galot na ito at sa susunod na mga problema ang haharapin ninyo ay alam nyo na kung paano umunawa, kung paano magbigay, at paano rumispito. Salamat po. Maraming pong salamat sa ating pong trio tagapayo. Aling Maura, narinig naman po ninyong paliwanag ni attorney na wala po ni isa sa inyo ang may karapatang umangkin sa bawat kalsada na yon at sabihin, teritoryo ko to, teritoryo mo yan. Hindi po ba, Aling Esther? Maura, kahit masakit sa kalooban ko, pinatatawad kita sa mga nagawa ko sa iyo. Sana'y mapatawad mo rin ako. Yan lang masasabi ko sa iyo. So sana po, Aling Maura, Aling Esther, imbis na nag-aagawan kayo, nagbabangayan, magtulungan din po kayo, Aling Esther. Ibahagi niyo po kay Aling Maura yung inyong kasipagan. Siya rin po ay mag-isa sa buhay, walang kasama, walang katuwang. So wala rin pong inaasahan. So sana rin po, matulungan niyo rin po siya sa maliit na paraan po ninyo. At yun ay yung pagpapakita sa kanya, yung inyong kasipagan. Doon naman po sa naging problema sa pagitan ni Aling Alisa, ni Mang Lando at ni Annie. Mang Lando, nakikita ko po, nandyan na kayo sa tabi ng inyong asawa. Pasensya na, Alis. Alam mo naman yun eh. Tiririririt, 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 tiririririt. Ano ba tuloy siyang amis sa tiririt mo? Pasensya na. Oo. Oh. Tayo na lang magtitiririt. Baliw. Patawad. Aling Alisa, sabi nga ho ni Doktora, lahat naman ng relasyon ay may pinagdadaan ng mga pagsubok. Eh, sabi nga eh, ang magpapatatag naman doon ay yung pagmamahala ninyo sa isa't isa. So, ang tanong, Mang Lando, gusto niyo pa ba bang umuwi at makatikim ng nilulutong sinigang na baboy ni Aling Alisa? Opo, siyang amin. Okay. Pinapatawad niyo na ho ba, Aling Alisa? Okay na po. Mang Lando, nung una po sana ay okay na pinag-naawa kayo sa sitwasyon ni Annie, tinulungan niyo siya. Eh kaya lang po, humigit pa doon, eh mukhang hindi na po talaga dapat. At mukhang hindi rin naman kayang lokohin ni Annie yung kanyang kinakasama, hindi ba? Kumbaga, nagkamali lang, nadala lang ng isang beses, parang ganon. Base sa kwento niya. At gusto na naman niyang, ayaw na niya, ihinto na ang lahat-lahat ng ito. Pasensya na. Sorry. Patawad. Nagkasala. Tao lang. Sorry, sister. Sorry din. Narinig po ninyo, Aling Esther, si Mang Lando. Nahingi naman daw po siya ng tawad. Sana ay
Lando, huwag nang maulit ang mga nangyari sa inyong dalawa ng manugang. Hindi na. Yan ang hinihiling ko. Pinatatawan na kayo. Mahirap sa sitwasyon. Naunawaan po namin, Nanay. Nag-iisa lang naghahanap buhay. Mabigat po ang naging pagkakamali mo rin, Ani. Si Aling Esther ang ina ng iyong kinakasama. Nay, sana po mapatawad niyo ako sa ginawa ko sa anak niyo. Wala akong magagawa, tao ka lang. Pero huwag mo naman naabusuhin ang kabaitan ko. Kahit ang asawa mo hinasa kulungan. Marunong din naman ako magpatawad. Kaya kinatatawad na ka. Huwag mo nang uulitin, ano? Mahal na mahal ko kayo. Pati ng aking mga apo. Sana'y huwag mong pabayaan sila. Hinihiling ko. Maring... Kaibigan, Aura. Sana'y habang buhay, mapatawad mo na ako, ha? Wala akong magagawa dahil sa sipag ko. Sana'y gayahin mo ang kasipagan ko. Pinakikita ko sa lahat. Patawad rin, Alicia. So sana po, kesa mag-away-away kayo, magtulungan na lamang po kayo. Maraming salamat sa inyo dahil kahit paano po, nakatulong ang programa na kayo ay magkaunawaan. Salamat po ng marami. Aminan na po tayo mga kapatid, mga ka-face to face. Maraming aral na naman ang nais ipaalam ng ating isyo ngayon. Napakasarap pong mamuhay ng marangal. Magtrabaho sana tayo ng maayos at walang inaagrabyadong iba upang ang buong kapaligiran po ay maging masaya. Isang punto rin po ang magandang komunikasyon sa isang relasyon at maging sa katrabaho man. Mabisang paraan ito upang magkaintindihan at gumanda ang inyo pong samahan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, matutong mag-segregate, ihiwalay ang katapatan sa kataksilan at ipunin ang pagmamahalan at itapon ang kasamaan. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid! Maraming salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad! Sa iyo, B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Ang ating pong mga sausawero at sausawera. At sa ating limang pong mga bisita, ang bahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa. Mga kasausawan, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang-Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Freeze, freeze. Freeze, freeze. Freeze, freeze. Let's get ready to face it. Hayop naman ang usapan ngayong Miyerkules. Bayaw na hilaw, na huling may kaulayaw. Binuking ng mga manok na tumilaok. Saan mo nakita si Manuel? Nakakapalamukha doon palaglandian sa likod ng bahay namin. Ang ina-expect ko po, mga manok lang madadatnan ko doon, tsaka yung nagtatahol na aso. Yung ano bang naabutan mo? Romansang kriminal, ma'am. Hayop, ano yung romansang kriminal? Nagbe-feeling binata pala para makagawa ng himala. Ito naman po, alam na may asawa ko siya. Baka nga pati niya, pinatuka niya sa bayaw ko eh. Sabi niya, mahal niya daw ako. Mahal mo ba talaga si Ebeb? Hindi po. Bakit po sinabing single ka? Sunada ko lang po siya something. Diyos ko, 2012 na. Ito ba ang pasalubong niyo, Manuel?